So yan po ang isang lalaki na pumasok sa isang tindahan po ng mga cellphone. Ayan, makita nyo. Dumaan po siya sa taas at taas po siya dumaan tapos bumaba. So ayan. Panoorin natin kung paano niya kinuha yung ayun, may isa pang cellphone binulsa. Tapos may isa pang astante doon. May mga cellphone yata pa rin dyan eh. Oh, binuksan niya. Grabe, wala siyang katakot-takot, no? Kung ako yan siguro, nako. Di bali, tayo naman talaga pag may takot tayo sa ano, may takot tayo sa Diyos, hindi rin tayo sana sa mga ganyang gawain, talagang matatakot tayo. Pero pag mga ganyan na tao, wala na yung katakot-takot. Oh, kita nyo, kitang-kita. And ba makilala nyo. Pero ayun po sa nagpost, wala pong nilagay kung saang eksaktong lugar. Pero ang nabanggit lang ay sa Manila po. Manila daw ito nangyari. Iwan ko sa Quiapo, Baclaran pa, or Divisoria. Ayan. Pero grabe. Sa hirap ng panahon ngayon talagang yung karamihan talaga ay gagawin ng lahat. Pero maling-mali yung mga ganito, kahit naman siguro sobrang hirap ka na, ay kumayod ka pa rin, lumaban ka ng patas. Kasi kawawa yung taong may-ari niyan, di ba? Ang laking anon niyan sa kanila, ang laking kawalan po yan sa kanila. Oh. Ang dami siguro, swerte niya, parang yung mga mamahalin cellphone lang yung kinuha. Pero grabe, no? Ayun, bumalik pa doon, naghahanap pa ng mas, naghahanap yata yung mas mahal na cellphone. Ayun, pinagbubulsa. Grabe. Wala man lang, ano, katakot-takot. Ay, nako, sana makarma ka din, kuya. Yung mga ganitong tao, hindi ako nalulungkot or natutuwa or nga, hindi ako nalulungkot kung makulong man yan or mahuli ng mga polis kasi kawawa yung mga taong ninakawan niya eh. Yung mga taong ninakawan niya, may-ari ng mga cellphone na yan, dyan sa shop na yan. Kung makayod yan ng ano eh, tapos ngayon matumal pa, tapos nanakawin pa ng taong to. Nakakahiya sa pamilya. Ayan. Siguro kung mapapanood to ng pamilya niya, malamang sobrang kahihiyan niya po yan. So ayun, lumabas siya doon. So yun mga kaagapay, napanood po natin yung lalaki na nagnakaw doon sa shop. Ayan, para po doon sa baka may magtatanong, mag-question kung saan lugar. Yung nagpost po ay hindi po ako, ginawaan ko lang po ng ano, kumbaga reaction or komento. Ayan. So, yung nagpost po ay isa din pong isang Muslim. Tapos yung tindahan daw, mga Muslim din daw yung may-ari, ayan, or Maranao. Ayan, sa Manila daw yan. Hindi ko alam kung saan specific na place or sa Quiapo, sa Baclaran, basta dito sa Manila lang daw siya. So, yun lang, wala naman tayong ano doon, nakakalungkot lang na doon sa may-ari ng mga cellphone na so, alam ko na matumal nga talaga ngayon yung kitaan po nila. Ayan. So, nakakaawa po sila kasi sila po naghihirap para kung humanap ng kumbaga naghahanap ng hanap buhay ng marangal. Pero ito naman si kuya ay yun, ninakaw nga yung mga gamit-gamit nila din, mga cellphone. Ayan, baka may pera pa yun ah. So sana mahuli yung mga ganyan. Hindi ako nalulungkot pag nahuli yung mga magnanakaw na yan. Dapat lang mahuli sila kasi isa po sila sa mga
hindi magandang ehemplo dito sa ating bansa, di ba? And nakakalungkot kasi yung di ba, pinaghirapan ng tao, tapos ikaw papasukan mo lang, tapos nanakawin mo, wala ka man lang magawang matino, di ba? Ang dami, hindi rason na dahil mahirap ka kaya ka nagnanakaw. Hindi po rason yan, kasi kung kahit mahirap ka, maraming paraan po para kumita. Hindi kailangan magnakaw ng mga cellphone o pera o magnakaw kung ano-ano man dahil lang sasabihin dahil sa hirap ng buhay, di ba? Maraming paraan, magtinda ka lang dyan ng mga tubig, mga mineral water sa kalsada. Mas ma-appreciate ko pa yung mga ganyan na tao. Ang daming mga, yung mga bata nga dyan sa lansangan, nagbibenta ng mga sampagita, di ba? Ikaw na sobrang lakas mo, kuya, grabe ka. Wala kang patawad. Hindi mo ba naisip na pinapakain mo yung pamilya mo na galing sa nakaw? Ayan, kung mahuli ka man, ayan, sana hindi ka na makalaya. Hindi ka na makalaya. Ayan, nakakahiya ka sa pamilya mo. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat po. Ayan, sana yung mga nakakapanood na to na hindi po maganda na rason na dahil mahirap ka or kaya ka nagawa mo yung mga ganyang bagay dahil mahirap ka, diba? Maraming paraan po. Kung gusto mo lang talagang kumayod ng patas, lumaban ng patas, mas maraming paraan, diba? Kaysa magnakaw kayo. Karamihan din naman mga magnanakaw, mga ano lang din yan eh, mga tapulan. Yan yung mga ayaw magbanat ng buto, gusto ka agad, pera ka agad eh. Ayan, pero pag nakulong din, wala. Kawawa ka dyan sa kulungan. Diba? So God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.